live mula sa GMA Network Center, 20 taon ng nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil sa lindol sa Taiwan, kaya itinaas ang tsunami warning sa ilang lugar sa Luzon kaninang umaga. Marami ang inilikas at may mga nagsuspinde ng klase. Nakatutok live si Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Gab? Mel, itinaas ang tsunami warning sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon kaninang umaga matapos ang malakas na lindol na yumanig sa Taiwan. Kasunod ng 7.2 magnitude na pagyanig sa Taiwan. Naglikas naman ng mga residente sa Pagudpud, Ilocos Norte, na mahigit 500 kilometro lang ang layo sa Taiwan. Partikular na dinlala sa evacuation ang mga nasa baybayin dahil sa tsunami warning na inisyo ng FIVOCS. Ibig sabihin, maaring lumikha ang lindol sa Taiwan ng mga tsunami o malalakas na alon na pwedeng umabot doon kaninang umaga. Ang mga mangingisda sa coastal areas, inilipat sa mas mataas na lugar ang kanilang mga bangka. Ipinagbawal din ang pagpalaot at nagkansela ng pasok ang ilang paaralan bilang pag-iingat. Pasado alas 10:30 ng umaga nang bawiin ng FIVOCS ang warning matapos matiyak na hindi na mangyayari ang pinangambahan. Dito sa may Pagudpud, may preemptive evacuation pero nakansel na nga. Nagkansela rin ng klase sa Claveria, Cagayan na sakop din ng tsunami warning. Wala naman daw lumikas na mga residente, ngunit hindi agad ibinababa ang abiso sa pagbabawal ng pagpapalaot. Pumunta po yung kapitan kanina, nagligpit naman po kami dito, pero nag-cancel naman po. Basta yung mga mangingisda, not to venture muna, ma'am. Lalo na yung mga small crops, dapat hindi po muna sila mangingisda ngayon, ma'am. Kasi baka may mga aftershocks. Wala rin klase kanina sa Aparika, Cagayan dahil sa tsunami warning. Pero hindi rin nangyari ang pinangangambahan at naging kalmado ang dagat sa baybayin ng Cagayan. Samantala, Mel, agad ding nakauwi yung mga nagsilikas nga kaninang umaga matapos kanselahin itong tsunami warning. Gayunman, patuloy pa rin ang monitoring ng otoridad sa mga coastal area. Yan muna ang latest mula rito sa Cagayan. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa pilitan namang inilikas ang mahigit 100 pamilya sa Abra at Ilocos Sur. Hindi dahil sa banta ng tsunami, kundi sa engkwentro sa pagitan ng Philippine Army at mga hinihinalang New People's Army o NPA. Nakatutok si Ivan Mayrina. Misto lang mga bulalakaw na nagliwanag at umalingaw-ngaw ang bumulabog sa mga residente ng Pilar Abra at Santa Maria Ilocos Sur. Ang tila mga pailaw, airstrike pala sa gitna ng engkwentro ng mga sundalo at grupong KLG North Abra. Ayon sa 501st Infantry Brigade, nagsagawa ng security operation ng 50th Infantry Battalion sa barangay Nagkanasan na mangyari ang engkwentro. Isang sugatan sa 8 oras sa operasyon mula alas 11 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Yun yung mga areas na kung saan suspected ng mga withdrawal routes nila. And just to impress on them that we have their capabilities. May sa, simba. Sige po. Amin nga ko, awanti mabati dito yan. Dahil sa takot, sapilitang inilikas sa mahigit 100 pamilya sa mga apektadong bayan. Kinansala rin ang klase sa lahat ng antas sa Pilar. Hindi ang puti akong sir, patalaga ang kuha kaya abdan po to akong sir. Abdan. So dahil yun, nagkuha ako mo lang ha. Nagbuto nga mo lang. May kanintayon mang. Kung nagagagyan na ko. Nakikiusap ako sa kanila na huwag po munang bumalik sa mga bahay-bahay nila para sa safety po din nila. Kasi hindi po natin alam na baka meron pa dyan sa mga kapaligiran na mga hindi nating kilala na baka manggulo. Ito na ay kalimang engkwentro sa pagitan ng militar at mga hinihinalang NPA sa Abra ngayong taon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Sinuspindi muna ng Agriculture Department ang pag-i-issue ng clearance sa pag-aangkat ng ilang isda sa bansa.
Pangdelata umuna kasi ang permit pero dinadala sa mga palengke kaya apektado ang mga lokal na mangingisda. At nakatutok si Tina Panginiban Perez. Iniimbestigahan ng Agriculture Department ang pagpupuslit daw sa mga palengke ng hanggang 100 tonelada ng imported na isda kada taon, partikular ang galunggong, bonito at mackerel. Illegal daw yan kung ang importation ay para sa delata, processing o sa institutional buyers. Nakapektuhan, both fisher folk and commercial. Kasabay niya na isuspendido muna ang pag-i-issue ng import clearance para sa mga isdang yan. Sabi mismo ng Agriculture Secretary na dating fishing tycoon, alam ko lahat ng kalokohan na nangyayari dyan. That's why I came up with the DAO yesterday. Papayagan lang ang pag-aangkat ng mackerel na gagawing delata kung pasok ito sa vatable sale ng nabentang delatang mackerel noong 2023 na may dagdag na 10%. Binubuo na rin, anya, ng DA ang enforcement team nito. Sabi ni Chu Laurel, tinaiming niya ang utos ngayong fishing season para hindi maapektuhan ang presyo ng mga isda. Dahil fishing season naman ng mga small municipal at commercial from March to hanggang June yan. So prices should be stable. Sabi ng Department of Agriculture, hahabulin at parurusahan ito ang mga nasa likod ng illegal na pagpupuslit ng mga isda sa mga palengke. Pero hindi raw kasama sa crackdown ang mga nagtitinda sa mga palengke. Yung mga taga-palengke, wala namang kasalanan din eh. Sa totoo lang eh, kasalanan niya yung nagpapasok eh. At nagda-divert eh. Kawawa yung maliliit sa palengke. Sabi ng Kalihim, tukoy na nila ang karamihan sa mga importer pero daraan daw ang imbestigasyon sa tamang proseso para anya hindi maapektuhan ang mga lehitimong nag-aangkat. Mula sa Nueva Ecija, para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Happy Midweek, chikahan mga kapuso! Extra special and memorable ang naging Holy Week vacay ni Kylene Alcantara sa kanilang hometown. At ngayong back to work na, may baon siyang good news. Makichika kay Lars Santiago. Best vacation ever para kay Kylene Alcantara ang isang linggo niyang bakasyon sa kanilang hometown na Camarines Sur at Albay sa Bicol. Para siyang reset talaga yung nangyari po dun sa Bicol. Dahil hindi lang po beach or bonding with my family, pero nag-procession po kami. And yun yung pinaka-highlight ng buong trip ko. Kinalimutan muna raw ni Kylene ang diet dahil napakasarap ng authentic Bicolano food na inihanda ng kanyang mga kaanak. Hindi mawawala ang Bicol Express, ang laing. At meron po ako natikman na bagong fish, kwaw, na sa Sorsogon lang po hahanap. At every Holy Week lang po siya lumalabas talaga. Natikman ko rin po ang pansit dinuguan. Sa isang IG post, ibinahagi rin ni Kylene ang larawang ito habang nasa itaas ng puno ng nyog. Literal na buwis-buhay nga raw siya para sa isang perfect shot. Napakahirap po pala. Pinakita sa akin ni Papa na pwede naman daw ako umakyat na nakatayo, pero masyado lang po talaga ako natatakot. Buti na lang andun yung mga kapatid ko to support me. Pati native games na kinalakihan ni Kylene, muli niyang nilaro, katulad ng sungka. Habang naglalaro, naisip nga raw ni Kylene ang Cali Olympics na gagawin nila sa All Out Sundays ngayong darating na Sunday. Ngayon nga, back to work na rin si Kylene. Masaya niyang ibinalita na siya pa rin ang pinili ng Korean Tourism Organization bilang Filipino Ambassador sa ikatlong taon. Nung nalaman ko yun, I got teary-eyed. Ang sarap po sa pakiramdam kasi pinagkakatiwalaan pa rin po nila ako to promote Korea here in the Philippines and Philippines sa Korea. Babalik na rin si Kylene sa taping ng series nilang Shining Inheritance. I'm looking forward to working again with incredible co-stars. Kasi again, wala pong halong showbiz. Lahat po talaga kami doon. Ako, napaka-napakasarap katrabaho. Oh,
Lar Santiago, updated sa showbiz happening. Isinilbi na po ng mga otoridad ang warrant of arrest na inisyu ng Davao Regional Trial Court Branch 12 laban kay Pastor Apollo Quibuloy at limang iba pa. Ayon sa direktor ng NBI Region 11, wala si Quibuloy sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City pero naiabot ng pulisya ang warrant sa administrator doon. Wala rin daw ang religious leader sa Prayer Mountain ito sa Barangay Tamayong at sa kanyang resort sa Samal Island nang puntahan kanina. Hiwalay namang isinilbi ang warrant of arrest sa iba pang akusado. Sa ngayon, tatlo sa kanila ang dinala sa kustodiya ng NBI pero nagpiyansa na ng halagang tig 80,000 piso. Ang warrant of arrest ay para sa kasong child abuse noong 2011. Bukod sa child abuse, haharap din sa kasong sexual abuse ang religious leader. Pinaghahanap pa hanggang ngayon ang dalawa pang akusado. All out na ang paghahanda ni Sanya Lopez at Barbie Fortesa para sa kanilang role bilang vaudeville stars sa upcoming series na Pulang Araw. At isa sa talagang kina-career daw nila ang pagta-tap dance. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Literal na sweating it out sina Barbie Fortesa at Sanya Lopez sa training nila sa tap dancing. Para ito sa pagganap nila bilang pre-war entertainers sa upcoming family drama series na Pulang Araw. To bring vaudeville realness, kinailangan nilang matutunan ang sayaw na ito. Mahirap ang coordination ng footwork at hand and body movements na ibang-iba sa kanilang alam na pagsasayaw. Mahirap din naman sa AOS pero iba yung level ng hirap ng tap dancing kasi basic pa lang nakakalito na eh. Tsaka may incorporation ng sound. Unlike sa hip hop na parang 'di ba walang hindi mo maririnig yung paa mo, ito kasi dapat marinig yung footworks mo, yung steps, lahat. Kaya dapat tama yung coordination mo. Correct. 6, 7 and pala. At habang learning new stuff and unlearning old ways, maraming bawal sa tap dancing. Oo daw. Bawal daw mag-ballet. Hindi naman ako marunong mag-ballet, so okay lang. Saka naninigas kasi yung katawan daw kapag, lalo na sa paa, kapag nag-hip-hop ka, galing kang hip-hop. Kaya pinagbabawalan tayo mag-gym din. Bawal ah, so alam nyo na. Alam nyo na. Bawal. Na lang tayo, as much as we want to, oo, gusto cannot. Namin talaga mag-gym. Yes. Pero nakahanap ng dahilan. Oo. Isa lang ang tap dancing sa mga kailangang matutunan ng cast ng Pulang Araw. Maging ang ilang importanteng bahagi ng ating war history, kailangan nilang aralin. Malaking challenge daw ito, lalo pat muli kasi nilang ituturo at ipapaalala ang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan nating mga Pilipino. I think this goes to show how much we really respect the show. Yes. Kasi the TV naman, you can always daya, sobrang paghihirapan namin tong proyektong ito. Sobrang daming kailangan ihanda para dito sa show na to. Kasi hindi siya biro eh. Yun pa lang, syempre yung respect rin natin sa mga vaudeville stars before na ipapakita rin natin sa mga kabataan nat sa ngayon. So importante yan. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings! Sinimula na ang pagbabaklas ng ilang bahagi ng riles ng BNR sa Maynila para sa mas mahabang railway project. Nangangamba tuloy ang ilang nakatira sa paligid na tatamaan ang proyekto at planong i-relocate. Nakatutok si Joseph Moro. Tinanggal na ang signage ng Philippine National Railway sa Blumenritz sa Maynila tila simbolo ng nalalapit na pagtatapos ng kasaysayan ng PNR. Sinimulan na rin ang fencing at track recovery o pagbaklas sa mga riles na magiging bahagi na ng mas mahabang North-South Commuter Railway Project o NSCR mula Alabang hanggang Clark. Sa lawak ng babakurang lupa, tatamaan ang ilang mga malalaking bahay. Sabi ng mga taga rito, halos buong barangay 349 ng Maynila ang mawawala. Kaya napaluhan na lamang si Aling Lourdes na lampas 60 taon ang nakatira sa tabing riles. Nakakalungkot to. Dito kami tumanda, tapos bigla kami mawawala. Tsaka dito nagtatrabaho yung mga anak ko.
Dito na rin lumaki at nagkaedad si Aling Corazon na minanapa sa lolo ang lupa. Bagamat wala pang abiso kung kailan sila i-demolish, sinabihan na sila ng DOTR na ililipat sila sa Cavite. Huwag naman masyadong malayo-malayo. Oo, Bulacan. Kung pwede. Oo, malapit-lapit. Eh, wala tayong magagawa. Masama ang loob namin dahil matagal na kami dito. Itong April, mag-uumpisa na po ang relocation work. They have been informed. Ang order ni Presidente at ang order ni Secretary, kung sila ay inalis sa Laguna, dapat ilipat din sila sa Laguna. Kung inalis sila sa Manila, dapat ilipat din sila sa Manila. Ayon sa Transportation Department, ikinakasa na raw ang mga paghahanda para hindi masyadong mahirapan ang mga ililipat na pamilya. Kabilang ang subsidiya para sa pambayad upa o rental subsidies at allowance para sa mga apektado. Pagsisiguro ng Department of Transportation, hindi raw gagawing biglaan ang demolisyon ng mga bahay at gagawin lamang ito kapag kailangan na ng PNR ang lupa para sa konstruksyon. Sa mga sulat ng DOTR sa mga apektadong lokal na pamahalaan, sinabi nito na limitado muna ang ginagawa ng PNR sa mga pagbabaklas ng mga riles at pagbabakod. Papayagan pa rin ang paglabas-masok ng mga residente sa kanilang mga lugar. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas. Mga kapuso, umabot ulit sa danger level ang heat index o damang init sa ilang probinsya ngayong araw. Ayon sa PAGASA, naramdaman ng 43 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Dumangas, Iloilo at Katarman, Northern Samar. Nag 42 degrees Celsius sa Sangli Point, Cavite, Puerto Princesa, Palawan, Zamboanga City at Cotabato City. Mga kapuso, danger level na kapag umabot sa mahigit 42 degrees Celsius dahil lubhayang mapanganib sa kalusugan. Sa two-day heat index forecast ng PAGASA, posibleng maulit ang 42 hanggang 43 degrees Celsius sa ilang probinsya bukas araw ng Huwebes. 39 hanggang 42 degrees Celsius naman ang inaasahan sa Metro Manila. Mainit ang panahon at mababa ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa ridge ng high pressure area. Maliban lang sa bandang hapon dahil may mga kalat-kalat na ulan sa Isabela, Quezon, Samar Provinces at ilang bahagi ng Mindanao base sa Metro Weather. Maliit din ang posibilidad ng ulan sa Metro Manila sa ngayon. Samantala, pasado alas 5 ng umaga bukas, masasaksihan ang planetary alignment kung saan tila nakahilera sa kalangitan ng Venus, Saturn at Mars. Ayon sa PAGASA, visible ito kahit walang instrument basta't maaliwalas ang panahon at walang gaanong ulap. Pero kung meron kang telescope o high-powered binoculars, pwede mo ring makita ang Neptune. Kung hindi natin matiis ang alinsangan ngayong tag-init, posible rin daw itong indahin ng ating mga alagang hayop. Kaya ang ilang fur parents, kanya-kanyang diskarte para iwas heat stroke ang mga alaga. Tinutukan niya ni Maris Umali. Sa tindi ng init ngayon, hindi lang sarili ang inaalagaan ni Emma, kundi pati ang 12-year-old niyang fur baby na si Twinkle. Senior na siya, kaya ganun na lang ang alaga. Ayaw mo naman siyang heat stroke. Love mo yan. Hindi. So bibigyan mo siya madaming water, tututukan mo siya ng electric fan, and ang pinakamaganda nun, ilagay mo siya sa aircon room. May gusto namang iwasan si Keith, kaya tutok din siya sa kanya raw Shobe, o little sister na si Taz. Naka-experience na kasi ako dati na yung aso namin, nag-nosebleed. So yun yung hindi ko gusto maulit, kaya minimake sure ko na laging naka-aircon. Lalo na yung mga dogs na yung coat nila medyo makapal, tinatry namin bigyan ng summer cut. Si Shay nga napabili pa ng bag para sa fur baby si Stephen. Para maproteksyonan po yung pet natin, nabibigyan po siya ng shade nitong bag. Dahil hindi naman direktang masasabi sa atin ang ating mga alaga na sobra na silang naiinitan at nahihirapan, kailangan ay maging very attentive at obserbahan natin sila ng husto. At ilan daw sa mga senyales na dapat nating bantayan ay kung sila ay sobrang hinihingal, tuloy-tuloy ang pagtulo ng laway, mainit ang katawan at hindi mapakali dahil senyales na raw ito ng overheating na pwedeng humantong sa heat stroke. Kaya payo ng isang veterinaryo, bukod sa maraming tubig na ibibigay sa alaga, we can introduce also yung ice treats, no? Kahit mainit, may ninunguya silang malamig. So yung thermoregulation sila is gumagana pa ng ayos. Ang mga alagang manok nga sa poultry farm na ito sa tinaguri ang Egg Basket of the Philippines sa San Jose, Batangas, 3 beses sa isang araw kung painumin ng supplement at electrolytes para hindi humantong sa pagkamatay. Nangangamba rin ang poultry grower sa mga aldan Pangasinan.
at Libmanan Camarines Sur sa epekto ng matinding init sa kanilang mga manok. Kaya mas naging regular daw ang pagpapaligo ng mga nagtitinda ng live chicken sa lugar. Sa Talisay City sa Cebu naman, ramdam na sa bumababang supply ng itlog sa isang poultry farm ang epekto ng matinding init. Pero paalala ng National Meat Inspection Service, sakaling mamatay ang manok dahil sa init, hindi na ito pwedeng ibenta o kainin dahil na rin sa banta ng avian influenza na pwedeng makahawa sa mga tao. Sa Pavia, Iloilo naman, kanya-kanyang hanap ng masisilungan ng mga baka at kambing sa gitna ng tirik na araw. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali nakatutok, 24 oras. Pinag-usapan ni na US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping ang West Philippine Sea. Ayon po sa White House, sa pag-uusap sa telepono ay sinabi raw ni Biden kay Xi na panatilihin nito ang kapayapaan at kaayusan sa South China Sea at sa Taiwan Strait. Ayon naman sa isang news agency ng China, sinabi ni President Xi na tumitibay na ang relasyon ng China at Amerika pero pwede anya itong mapunta sa gulo o komprontasyon. Tinalakay rin ng dalawa ang kooperasyon kontra droga, depensa at militar, artificial intelligence at climate change. Bago nito ay November 2023 ang huli nilang direktang pag-uusap. Inusisa sa Senado ang ilang istruktura sa protected areas gaya ng Chocolate Hill sa Bohol at Mount Apo Natural Park. Tila nagamit daw ang mga kapitan ng barangay sa ilang proyekto. Ayon po yan sa isang senador. Nakatutok si Ian Cruz. Sa pagkakatayo ng mga istruktura sa Chocolate Hill sa Bohol, pati sa ibang protected areas ng bansa, may teorya ang chairman ng Senate Environment and Natural Resources and Climate Change. Nakita namin dito sa Chocolate Hill sa nag-approve, puro barangay captain. Wala nang iba. Madam Chair. Tingin ko ginamit yung mga barangay captain para makalusot eh. Lumalabas din na ng magdesisyon ukol sa permit ang Protected Area Management Board o PAMBI. Wala executive director nito na si ngayoy Environment Assistant Secretary Gilbert Gonzalez. Di ito nakaligtas sa mga senador. Bagamat wala po yung pipirma, pagkatapos po niyan ay aakyat po sa kanya as regional executive director. Hindi po dahilan yung absent ako nung panahong yun. Hindi naman ako solo nagpirma dito. Duman ito sa process. Duman po ito sa Senro, sa Pacuas, the Pasu. Duman po ito doon sa ARD for technical to review whether this document is valid or qualified. Sa Mount Apo Natural Park naman, kinwestiyon ng mga senador kung paanong umabot sa 77 ang istruktura kahit anim lang ang may Environmental Compliance Certificate o ECC. Tila magaan daw ang parusa sa mga nagtatayo ng istruktura sa mga protected area kahit bawal. Yung penalty na 50,000 shouldn't cure the violation eh. Tapos inisyuhan din ng PAMBI tsaka ECC. So parang it's glaring na mali. And kung magiging ganun yung sistema, patuloy lang na paulit-ulit yung ganitong violation. Giit ng DNR, hinigpita na ang pag-i-issue ng permiso sa mahigit 200 protected area sa buong bansa. National office na at hindi regional office ang nag-i-issue ng ECC. The approval of the by regional offices of ECC applications for projects within PAAs is now suspended until further notice. Nabanggit din sa pagdinig ang Masungi Geo Reserve sa Tanay Rizal na naipatayo lang dahil sa pinasok nito ang Memorandum of Agreement o MOA kasama ng DNR ilang taon ang nakakaraan. Ikinonsulta na ito ng DNR sa Justice Department. We do have an opinion from the DOJ at this moment that actually says that it is unconstitutional. We are in the process of cancelling the... We recommended actually the cancellation of the MOA. Sa isang post, inalamahan ng Masungi Geo Reserve ang napipintong kanselasyon ng MOA. Naparangalan at kinikilala raw ang kanilang proyekto pagdating sa tagapangalaga ng kalikasan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Mahigit sa triple na ang kapasidad o nang kapasidad ang mga nakakulong sa mga city jail sa buong bansa. Problema yan dahil lalong dama ang init ngayon sa gitna ng kanilang siksikan. Nakatutok si Maki Pulido. 700 ang nakakulong sa gusaling ito pa lang ng Manila City Jail. Giniba na mga selda at mga kubol kaya siksikan na lang sila sa sahig sa gabi. At sa tindi ng init, ngayong tag-init,
kulang na kulang ang ginhawang dulot ng industrial fan. Baka ma-headbend akong bigla, kaya babasa ako, nasang galon na tubig lang, ayos na, para ma-presyon lang ang katawang ko. Pinagpapawisan po, di makatulog, kailangan maligo ng maligo. Mabuti na lang at wala pang nagkakasakit sa tindi ng init sa panahong ito, kahit pa mahigit 3,000 na ang nakakulong sa pasilidad na para lang sana sa mahigit 1,000. Dine-require namin yung mga PDLs natin to regularly take their bath, maligo, hindi lang once or twice. Maluwag pa sa bagong Quezon City Jail sa Payatas. Halos 1,000 pa lang kasi ang nakakulong sa pasilidad na para sa 4,000. Pero sira ang mga electric fans sa ilang selda at ipagagawa pa lang. Sa buong bansa naman, umabot na sa 334% ang congestion rate o mahigit triple ng kapasidad ang mga nakakulong sa mga city jail. Mabilis ang hawaan kung siksikan, kaya binabantayan ang karaniwang sakit sa mga city jail tuwing tag-init, tulad ng acute gastroenteritis, skin disease, heat rash, fungal infection at conjunctivitis. Wala pang eksaktong bilang, pero may pailan-ilan na raw na nagkakasakit. As early as first quarter, nag-procure na po ng gamot. Ipinatraining natin lahat ng jail nurses sa summer-related diseases. Pag i-ensure na meron tayong water supply. Siksikan man sa karamihan ng mga city jail, kahit papaano, lumuwag na raw ito. Resulta raw ito ng decongestion plan ng BJMP tulad ng pre-bargaining agreement para sa mababang kaso ng illegal na droga. Kung aamin, gagaan ang sentensya at mapapaaga ang paglaya na makatutulong sa pagluluwag dahil 70% ng mga kaso sa city jail ay drug-related. Karamihan dito ay gumagamit lamang ng droga o yung mga na possession at use. And because of that, nagkaroon ng arrangement. Ganyan daw ang ginawa ng isang 72-year-old PDL na aking nakausap. Umami na lang siya kesa abutin ng siyam-siyam sa city jail, kahihintay lang na dinggin ng korte ang kaso niya. Wala namin akong pera. Kaya aminin ko agad para makalaya ka agad. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Umabot na sa mahigit 2 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura ng El Nino, kaya umaapela na ng tulong ang ilang magsasaka. Bukod sa ayuda, nakikipag-ugnayan na rin sa Labor Department ang Department of Agriculture para hanapan sila ng ibang trabaho. Nakatutok si Bernadette Reyes. Panawagan ng mga grupo ng magsasakang ito sa National Food Authority at Department of Agriculture, ipamigay na lang ang mga aging o lumang stock ng bigas na nakaimbak sa mga warehouse ng NFA. Kaysa ibenta ng 25 pesos, pagkikitaan pa ng ating mga traders, no? Dahil yung ginamit naman dun sa pamimili ng NFA ay mula sa buwis ng bayan, kaya makatarungan lang na ipamahagi na yan ng libre. Magkakaroon ng NFA Council meeting sa April 11 para pag-usapan kung ano ang gagawin sa bigas para masigurong hindi ito masasayang. Pero hindi raw saklaw ng kapangyarihan ng NFA ang pamahagi ng bigas kahit pa nasa warehouse nila ito. Si NFA kasi buffer stock lang. We cannot do that. Marami tayong rules na mag-break doon. Marami naman po tayong pwedeng gawin para hindi masayang po ito. Ayon sa DA, may mga programa ang pamahalaan para tulungan ng mga magsasakang naapektuhan ng El Nino. Kabilang ito ang tulong pinansyal, insurance claims at pautang. Option naman yun ng farmers kung gusto niyang i-take o hindi. Pero available yan if in case kailangan nilang mag-take ng additional loan. Umabot na sa 1.08 billion yung napamahagi natin. Bukod sa pautang at insurance claim, namamahagi rin ng binhi at abono ang Department of Agriculture. Pero ayon sa grupo ng mga magsasaka, hindi raw sapat ang tulong na nakakarating sa kanila. Hindi insurance, hindi pautang. Baon na ang mga magsasaka sa utang. Sa panahon ng kalamidad, ang kailangan po ng magsasaka ay tulong, hindi pautang. A major issue pa rin ngayon is water. So para sa loob ng sanay niyo. Basically discussions and possible collaboration with the DOLE sa pagprograma nila para yung mga na-affected sa bagyo ng Sa pinakahuling tala ng DA, umabot na sa 2.34 billion pesos ang pinsala ng El Nino sa agrikultura, 1.7 billion sa palay, 591 million naman sa mais, habang 326 million sa high-value crops. Ang nalalabi naman ay sa poultry at livestock.
Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pinaikling klase ang isa sa mga diskarte ng ilang paaralan para hindi tumagal ang pagtitiis ng mga estudyante nila sa sobrang tindi ng init. Sa ibang paaralan naman, dagdag problema pa ang mga sirang paaralan at kulang na water supply. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng tirik na araw, naabutan namin ang pagpapalit ng pang-umaga at panghapong klase sa President Corazon C. Aquino High School sa Baseco, Manila. Sa loob ng paaralan, tuloy ang klase sa kabila ng init ng panahon. Nakadagdag pa raw sa init ang katabi nilang mga bubungan ng bahay. Nainitan ba kaya? Ilang electric fan ang sira, kaya sa ilang classroom, kailangan magpaypay o kaya'y mag-rechargeable fan. Dagdag ng pasakit daw sa mga estudyante at guro na dalawang buwan na silang walang tubig. Dito sa President Corazon C. Aquino High School sa Baseco, dama ang init sa mga classroom lalo na sa third floor ng kanilang gusali. Kung kaya simula bukas, magpapatupad sila ng mas pinaiksing klase sa lahat ng antas. Mula alas 6 ng umaga hanggang 9:15 ng umaga ang first shift at ang second shift mula 9:30 ng umaga hanggang 12:45 ng tanghali. 30 minutos lang ang bawat subject, pero hindi naman daw kukulangin sa pag-aaral ang mga estudyante. Hindi po ma-shortchange ang mga bata pagdating sa learning dahil po pagdating naman po sa hapon, kami rin po ay nag-provide ng kanilang asynchronous schedule kung saan bibigyan po sila ng mga karagdagang aktibidad ng kanilang mga guro. Halimbawa po ay ang kanilang mga learning task, activity sheets na kanilang gagawin sa kanila pong mga tahanan. Sa katabing Senador Benigno S. Aquino Jr. Elementary School, pinag-aaralan na ng principal ang hakbang na dapat gawin. Natiyempohan naming mahangin kanina, pero may mga araw din daw na mainit sa mga classroom. Ang mga bata tuloy ang face-to-face class. Sinisiguro raw ng paaralan na regular silang nakakainom ng tubig at hindi masyadong naiinitan. Araw-araw din binabantayan ang init ng panahon. Sa Maynila, binigyan ng layang magdesisyon ang mga principal kung paano ang gagawin sa mga klase sa panahong sobrang init. Pwede tayo mag-online pag sobrang init na talaga. Pero hanggat maaari sana, ang kagustuhan namin dahil bilang isang guro ay mag-face-to-face talaga para syempre iba kasi yung learning ng bata kapag kaharap niya yung guro. Si Aling Rosie, pabor naman daw na tuloy lang ang face-to-face class ng kanyang apo. Basta raw, kaya pa naman ang init. Pag pumasok po kasi siya, kailangan nakaligo po siya. Tapos pinapabaunan ko rin po ng tubig para hindi po siya ma-dehydrate. Pag uwi po niya, nasa loob lang po siya ng bahay. Sa huling tala ng DepEd, nasa halos 1.4 million ang apektadong estudyante dahil sa labis na init ng panahon. Pinakamarami mula sa NCR, Region 6 at Region 1. Halos 4,000 eskwelahan na ang nagpapatupad ng alternative delivery mode of learning. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Palit ulo sa ospital, Malaganya nang ipinatutupad umano ng isang private hospital sa Valenzuela na ayaw umanong palabasin ang kaanak ng ilang hindi makabayad ng bill. Nakatutok si Jonathan Alda. 3 umanong hindi pinalabas ng isang pribadong ospital sa Valenzuela City si Richelle matapos mamatay ang kanyang asawang pasyente ng ospital. Pinayagan mang maiuwi ang labi ng kanyang asawa, siya hindi pinayagang makauwi dahil sa hindi babayad na hospital bill na higit kalahating milyong piso. Nasa labas na po yung asawa ko, nakaburol na po siya. Tapos ako nasa ospital, kaya hindi ako makatulog. Kakaisip kung ano pong gagawin ko. Kahit man lang daw bumili ng pagkain sa labas, bawal. Namalagi daw siya sa waiting area ng ICU kung saan binabantayan daw siya ng gwardiya. Nang makatsyempo sa gate na ito sa likod ng ospital, tumakas si Richelle. Tuliro at nanghihina ang ginang hanggang kanina, kaya kinailangan siyang ilabas sa kalagitnaan ng press conference kasama ng mga opisyal ng Valenzuela. Sinabi sa kanya, kahapon pa o nung isang araw pa namatay yan, dapat maayos daw siya, dapat asikasuhin niya yung bayad. Huwag niya asikasuhin yung patay na. Ganun ho, kawalang awa. Hiningan pa ng pera bago po tanggapin sa emergency room.
So yun pa lang is a violation of Republic Act 10932 or ang Anti-Hospital Deposit Law. Palit-ulo rin daw ang sinapit ng magkapatid na John at Lovery sa kaparehong ospital. Nalaw naman nilang ilabas yung bangkay ng asawa ko, ngunit maiwan yung kapatid ko. Kasi ang gusto nila makapag-settle ako that day. Hinarang pa raw ng gwardiya si Lovery nang lalabas sana ng ospital para bumili ng pagkain. Dinala raw siya sa opisina ng safety officer at 4 na oras daw hindi nakalabas ng ospital dahil hindi pa raw nababayaran ang bill nila na lagpas 700,000 pesos. Dahil ayaw palabasin ng kanyang kapatid, pinapulis ni John ng ospital na kalaunay pumayag sa initial na bayad na 50,000 pesos at promissory note. Yung promissory note po, kahit labag din ka sa kalooban ko kasi ang laki po talaga eh. Gusto nila magbayad ako 100K kinabukasan, tapos every other day 100K, tapos yung balance din sa ibang araw. Hindi ko po alam saan nakukuha ng ganun kalaki. Kaya hirap na hirap din po kami nun. Sa tulong ng Valenzuela LGU, nagsampa sila sa piskalya ng reklamong slight at serious illegal detention laban sa ilang empleyado ng East Medical Center. Pinuntahan namin ang ospital kanina pero sabi na nakausap namin sa information desk, sinabi raw ng kanilang safety officer na hindi muna sila magbibigay ng pahayag. Patuloy naming sinisikap na makuha ang kanilang panig. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng kanilang counter affidavit sa akusasyon ni na John at Lovery. Itinanggi nila ang paratang na illegal detention dahil wala naman daw elemento rito ng pagkulog o pagkandado. Hindi naman daw kasi nakalock ang pinto ng kwarto kung saan dinala si Lovery at hindi rin daw ito pinigilang lumabas ng gusali ng ospital. Batay sa Republic Act 9439, bawal ikulong sa ospital ang mga pasyenteng hindi makabayad ng bill. May multa itong hanggang 50,000 pesos o kulong na hanggang 6 na buwan. Pero nakukulangan dyan ang Valenzuela LGU kaya gagawa raw sila ng ordinansang mas matindi ang parusa sa mga ospital. Naintindihan ko po na negosyante sila, kaya ho meron naman tayong mga measures tulad po ng ibang private hospital wherein ang cadaver hindi rin i-release, ang death certificate hindi rin i-release. Pero nagugulat ako ngayon, tao ang hindi rin i-release, buhay na tao. Sumulat na raw ang LGU sa Department of Health para paimbestigahan ang umunay palit-ulo na kalakaran sa ospital. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Summer na pero tila love month pa rin dahil sa kilig moments ni na Alden Richards at Catherine Bernardo na trending online. Bukod sa gift at flowers, extra sweet umano ang dalawa ayon sa fans with matching rings pa. Makichika kay Nelson Canlas. Hindi pa tapos ang birthday celebration ng aktres na si Catherine Bernardo. Kagabi, may post surprise birthday celebration ang kanyang close friends na sina Boop at Kimia. Present dyan si Asia's multimedia star Alden Richards na may dala pang bouquet of red roses at gift para kay Kat. Kitang-kita kay Catherine ang gulat at ang kinakiligan ng fans ang pagbeso ni Alden sa aktres. Sa X, trending ang naglalayag na hashtag na Kat din dahil sa kakaibang chemistry ng dalawa na unang nagtambal sa 2019 blockbuster film na Hello Love Goodbye. Ilang netizens pa nga ang nakapuna sa tila parehong black ring na suot ni Alden at Kat sa parehong right index finger nila. Pero di pa riyan, nagtatapos ang kilig dahil petisyon ng fans, ilabas ang selfie na ito ng Kat din. Sa kuha ng kaibigan ng aktres, makikita ang pag-post ng dalawa with matching akbay. Marami rin ang nakapansin sa pagiging gentleman at sweet ni Alden kay Catherine. Bago ang event, kasama rin si Alden sa birthday celebration ni Catherine sa Palawan, kung saan nagkaroon ng isang yacht party kasama ang ilan nilang co-stars sa pelikula. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings! At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tianco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.